Sa puntong ito, makakausap natin sa kabilang linya si DOST Undersecretary at Philvolcs Officer in Charge, Dr. Renato Solidom. Yusek, Gani Oro po, magandang umaga. Magandang umaga, Gani. Kumusta muna po yung activity ng ating bulkang Taal, no? Kasi may mga nakakita po na ito'y patuloy na umuusok. Ito ho ba'y nagpapakita na naman ang kanyang pagiging aktibo patungo sa muling pagputok po nito, Yusek? Patuloy po ang kanyang pagiging aktibo sa pamamagitan ng patuloy na paglabas ng usok na may kasamang sulfur dioxide gas. Mm-hmm. Sa kahapon po, ang measurement ay naigit 8,000 tons per day. Kung ikukumpara natin, ang pinakamataas ay ng Lunes na 14,000 tons per day. Nangangahulugan po, dahil po sa paglalabas ng gas, ay nandyan yung posibilidad na magkaroon ng steam-driven or gas explosion dyan sa Taal Volcano. Ang gas po ay mainit at nagpapainit din at kapakulo ng tubig dyan sa ilalim ng Taal. At yan po ay posibleng magdulot kung sakaling masyadong pressurize ng steam-driven or gas explosion. Kaya marapat na huwag pumunta sa Volcano Island ang mga tao. Maliban dyan, syempre, yung paglabas ng asupre, at depende po yan sa tayog ng kanyang iangat, ay talagang masama sa kalusugan kapag sobra at nagiging nakakairita sa mata, sa ilong at sa respiratory system. Kaya dapat maiwasan nalanghap ito ng mga tao. Kung nalanghap man ay uminom ng maraming tubig, pumasok sa loob ng mga bahay at stay indoors muna. Nabanggit yung sulfur. Itong smog na naranasan ho natin, nakikita natin sa Metro Manila at mga karating na lugar, ito ho ba'y epekto ng bulkang Taal? Yan ba ay mula sa binubuga po na usok ng bulkang Taal? Dapat ipaliwanag natin itong mabuti. Siyempre, sa paglalabas at ng mga sasakyan at mga industrial activity, talagang nagbubuga ng usok dito sa Metro Manila. At yung usok, dapat na yan ay mapadpad papunta sa Alapaap habang umiinit ang araw. Kaya lang po, nung nagkaroon ng temperature inversion dito sa Luzon, ibig pong sabihin, imbes na mainit na hangin sa baba at lumalamig sa taas, ay meron pong isang mainit na layer ng hangin noong June 26 ay 500 meters above, noong June 28 ay nasa 737 meters at noong June 29 kahapon ay less than 1 kilometer. Binabara po niya ang umangat ng pollution at atrap po siya kasi mas malamig ang hangin sa baba. So ibig sabihin, yung mga pollution dito sa Metro Manila hindi makaalpas. Pero, syempre, nung bumuga ang Taal Volcano at ito na po yung pinaka-latest observation natin, nakita po natin sa satellite data na nagkaroon po ng sulfur dioxide dispersal, no? Pagkalat ng sulfur dioxide over Metro Manila at karating na probinsya noong 28. Noong June 26 to 27, wala pa pong sulfur dispersal, pero pumapangit na rin ang air quality natin kahit nga hindi umaangat yung pollutants galing sa mga vehicle emission. So pwedeng may nagsama? Kumbaga nakadagdag ho doon, nag-contribute doon? Posible pong, kunyari, titingin tayo sa baba, pataas, unang-unang makikita mo lalo sa umaga yung grayish na pollution. Yeah. Galing po yan sa mga emission ng vehicle, syempre na-evaporate yung tubig dahil nga umuulan na bandang hapon at gabi. Pero yung napadpad na hangin, kasi mga 3 kilometers ang taas ng emission, no? Noong Lunes, posible po makita natin na nagdagdag ng pagkahazy ng environment noong 28. Okay, okay. Yusek Solidum, magandang umaga po. Si Diane Kerer po ito, Yusek. Yusek, maraming lugar po ang nakapalig dyan sa Taal Volcano. Yung mga kababayan po natin na nakatira po dyan malapit sa vulkan, meron po ba silang dapat ikabahala base po sa inyong monitoring na ito na activity ng Taal Volcano? Unang-una, pagdating sa eruption, no, nandyan po yung posibilidad na magkaroon ng steam-driven or gas explosion. At kailangan huwag pumunta sa island at yung mga nasa paligid ay magkaroon ng tamang kahandaan kasama ang local government na maplano ng mabuti kung sakaling mag-escalate yung activity. Binabantayan natin mabuti ito. No? Wala pa tayong nakikita magsasabi na meron talagang umaakyat na. Dapat may health protocol na sinusunod sa evacuation procedure at sa evacuation site.
Pero ang immediate concern syempre ngayon, kapag ang yung volcanic smog, no, na nandoon mismo sa Taal Lake area, ay nalangkap nila at mas matindi, syempre masama sa kalusugan 'yon, nakakairita sa ilong at mata at baga. Pwedeng ang local government na dapat nagre-regular health check ay mag-temporary evacuation doon sa mga residente na talagang sobrang apektuhan, no? Pero kung kaya naman na sa indoors lamang sila at hindi na pumapasok yung sulfur dioxide gas doon sa loob, di, pwede naman silang sa loob lang at hindi mag-evacuate. Pahabol na lang po, Yusek. Yung bang ginagamit na face mask ngayon para sa COVID-19, eh pwede na po yun na gamitin ng mga taga-vicinity ng Batangas, Taal at Tagaytay, o kailangan magdagdag pa sila ng mas kumbaga mas sophisticated na face mask? Doon po siguro sa mas mataas ang sulfur dioxide. At doon po sa baba, no, hindi natin sinasama yung Tagaytay dyan. So hindi naman nalalakad doon. Baka pwedeng mas magandang face mask na N95. Ang talagang mask na talagang hindi nagpe-penetrate masyado yung gas ay specialized po yun, may filter. Eh, hindi naman masyadong available yun dito. Kaya ang recommend lang natin ay N95. Okay. Alright, maraming salamat po, Philvolcs Officer in Charge at DOSC Undersecretary Renato Solidum Jr. Ingat po, sir. Salamat po. Maraming salamat din.